Good day everyone, it's me again, Kingawa. At ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo ang aking free-to-play friendly Assassin's Cross build. So bago ang lahat, isasabihin ko na ang totoo, hindi ito ang pinaka-effective na build for Assassin's Cross. Pwede ka mag-crit build pero mahirap i-maintain, kikilanganin mong gumastos na malaki. Pwede ka rin mag-soul breaker, kaso magic build yon, mahirapan ka mag-transition to other builds. Or pwede mong gamitin yung build na to, which is auto red cut build pa rin. Oo, mas malakas yung ibang builds for daggers, pero the thing is, ito yung pinaka free-to-play friendly sa lahat dahil una, ito yung build na ginagamit na natin, i-improve mo na lang. At pangalawa, madali siyang i-transition sa final build natin, which is Mature Assault build na napaka-effective at napaka F2P friendly at the same time. Pero kahit ganon, huwag mong maliitin tong auto red cut build natin dahil depende pa rin sa progress mo kung magiging malakas siya or sucks lang. And in my case, ganito yung itsura niya nang walang food buffs. So with all that out of the way, simulan natin sa stats. So ganun pa rin, prioritize Agi, pero pag medyo masakit na yung kailangang stat points, ilagay na natin sa STR at konting luck. I-explain ko mamaya kung bakit. At nasa iyo yan kung maglalagay ka sa dex, kasi yung mobs at players hindi pa naman ganong kataasan ng Flisa ngayon. Kaya yung sa akin, binawi ko na lang yung dex sa items. In short, 60% Agi, 30% STR, and 10% luck. Oops! Commercial muna! New player ka ba sa Frontera 7? Oo, ikaw nga! Ano pang ginagawa mo? Gamitin mo na yung code ko! Pagtungtong mo ng level 25, punta ka sa Special Events tab, Friends Rallying, at dito sa top right corner, ilagay mo yung code na R-I-N-M-L-N-N-O. At kapag nakaabot yung character mo ng 60,000 power, may makukuha kang libreng diamonds! At para ma-reach mo yun, nandito ako, si King Wawa, para tulungan ka! Book, Helheim, Dailies, ako na ang bahala sa'yo. And by the way, 5 slots lang siya. Kaya kung ako sa'yo, bilis-bilisan mo na. Inuulit ko, para lang to sa new players ng Frontera 7. So yun lang, ilagay mo na yung code ko at maraming salamat. Next is skills. So same pa din, gahin nyo na lang, di ko naiisa-isa yan. And sa second job advanced skills naman, ang ilalagay natin ay Enchantedly Poison. By the way, itong EDP, hindi ikinoconvert yung attacks mo to poison. Ibabuff niya lang ng plus 30% damage attacks mo at magkakaroon ka ng 7.5 chance to poison the enemy. So, applicable siya sa kahit na anong element. Find weakness, and kulang pa ako sa skill points pero lalagyan ko rin tong poison react at double attack mastery. At dito na papasok kung bakit tayo naglagay ng lock sa stats. Dahil every crit natin, guaranteed na magpo-proc yung double attack mastery. At kailangan natin yan for extra DPS. Then sa auto, ang nakalagay lang sa akin, normal attack lang. The rest, i-manual click na lang para no delay sa pag-atake. Sunod naman is gears. Parehong sandstorm 1 sa weapons. Gaya nga ng sabi ko, more attack speed means more chances na mag-proc yung red cut. Combat uniform 1 sa armor para sa 5 SDR. Wool scarf 1 at tidal shoes 1 sa muffler and shoes. At matter slish pa rin sa accessories. The more slots, the better. Then sa head, eyes, mouth, back and costume, ikaw na bahala, basta may Agi, STR, and lock stats. Plus 6 set pa rin naman ang required na refinement, pero ang goal natin ay maging plus 10 yung dalawang daggers before tayo mag-level 100. Matagal-tagal pa naman yun, kaya no pressure. Sa modification, same pa rin, red cut damage or normal attack sa weapon, STR sa armor, and ignore death sa muffler and shoes. Sa enchants naman, ganun lang ulit, kahit anong special enchant sa armor, muffler and shoes, at sa weapons and accessories, strictly fighting spirit or attack percentage lang. Next is cards. Halos ganun pa rin, may konti lang na nabago. Sa head, cramp card. Sa eyes, goblin chief puppet card. Sa mouth, angeling puppet card. Sa armor, peaky card. Sa weapons, depende sa kalaban Kaya ang ginagawa ko, nag-iipon ako ng weapon cards na pwedeng gamitin against different targets like size,
element, or race cards. And situational cards for PvP gaya ng Golem, which is anti-basag skill ng mga Master Smith, and Skeleton, which is may chance na mag-stun ng targets pang-counter sa mga takbuhing kalaban. Sa Muffler, Condor card. Sa Shoes, Wild Rose or Matir card. Sa Back, Golden Thief Puppet card. And sa Accessories, apat na Stemworm cards. I-goal natin na ma-promote yun to 3 stars each. And about sa Stemworm card, matagal na pala tong discussion sa RO community. Kung ang apat ba na Stemworm card is equals to 12% chance red cut, or bawat card may kanya-kanyang 3% chance na mag-proc. At mula sa RO Classic hanggang ngayon, eh hindi pa siya napuprove. Pero bottom line is, apat na Stemworm cards ay gumagana. Sunod natin is Course. Ganun pa rin. Main goal is Momentum Management Module and Jagged Slash. Pag sinuwerte sa 2 stats Dimmick, pwedeng lagyan ng Core Overload or Mana Length Reversal. And bonus tip lang, try nating i-goal na magkaroon ng Dimmick Core na 5 lang yung weight, na 2 stats din. And Ferrous Core na 4 yung weight and 2 stats. Para mapagkasya natin yung dalawang dilaw at isang purple. Kung pangit yung stats, i-reset-reset na lang natin gamit yung Titanium. Ang mahalaga, magkakasya yung tatlong cores dun sa 15 weight. Sa pets naman, kahit anong meron ka, pwede na yan. Pero kung meron kang Squidjet or Sohi, mas better. Dahil Squidjet increases damage and Sohi naman increases attack speed. And kung nagsispend ka ng konti, I highly recommend yung Baffo Jr. Sobrang useful yan for farming dahil meron siyang only lifesteal kaya tipid sa pots. So, yun. If I'm being honest, itong build na to 6 out of 10 lang. Pero preparation pa lang kasi natin to for Meteor Assault build sa level 100. At nasa sa inyo pa rin kung susundin nyo tong build na to o hindi. Pero kung sa akin lang, hayaan mo muna sila magsaya ngayon. Kasi pagdating sa level 100, uubusin natin silang lahat. So, yun lang muna sa ngayon. I hope you liked the video. Subscribe if you want to see more. Kita-kits sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.